what it says. All things are possible when we believe. Old chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, hey. If you said it, we believe it.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan upang makinig sa salita ng ating Panginoong Jesus. So gusto ko lang pong mag-share ng isang Bible verse sa 1 Peter 1:6, magalak sa gitna ng pagsubok. So alam ko maraming nangyayari po sa ating mga paligid, sa ating bansa, sa mga iba't ibang nasyon, sa iba't ibang mundo. During this pandemic, alam po na hindi po tayo exempted sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Pero pag-isipin natin, ang ating Panginoon ay lagi lang nandyan. Hindi tayo pinapabayaan during mga trials, mga pagsubok. So ang ating gawin ay humingi po tayo ng awa sa ating Panginoon. Huwag kalimutang magdasal. Huwag kalimutang magbasa sa kanyang salita, sa Bible po. Dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan kapag tayo po'y nalulungkot at nawawala na po ng pag-asa sa buhay. So ulitin ko po. Sa 1 Peter 1:6, magalak sa gitna ng pagsubok. So ngayon po, at ating awitan ang ating Panginoon. So, samahan niyo po kami dahil pag tayo'y umaawit, gumagaan ang ating pakiramdam. So, tayo na po! Come on, church! Let us praise the Lord! Shout hallelujah!
Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Came along.
who make all things new. Hallelujah. Come on, let us praise the Lord. Give him a mighty shout. Hallelujah. Speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak over fear and all anxiety, so every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness, over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus.
I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within His presence. I speak
Lord. We thank you, Jesus. Abba, Father, we thank you for today, Panginoon. We thank you for your great love for each one of us. Lord, anoint the lips of the man of God today, Panginoon, who will be speaking life in our lives. Open our hearts, our ears to receive your word today. In Jesus' name we pray, amen and amen. Hallelujah. Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome home! Welcome home po sa lahat po ng ating kapamilya po sa Words of Life, maging yung mga kaibigan, kamag-anak, na nasa ibang bansa, na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon. Wino-welcome po namin kayo. At harinawa, abutin ka ng Diyos ngayong umagang ito ng kanyang buhay na salita. Kung kayo po ay excited na po, sige po, lahat po tayo magsitayo. Tayo po ay manalangin. Kasabay ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay, maghawak-hawak po tayo ng kamay, manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa napakagandang umagang ito. Idinudulog namin at ipinapaubaya namin sa inyo ang bawat sandali. Lord, let your will be done ngayong umagang ito. Hindi lang po marinig, kundi may sa puso, may pamuhay ang iyong buhay na salita. Yan ang aming nais ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At nawa, mapapurihan po kayo. Binibigay namin ang lahat ng ito sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen! 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 Are you excited this morning? Hallelujah! Kamusta naman po kayo ngayong umaga? Well, yan po ang tanong na madalas, minsan, hindi ho nasasagot ng tama. Minsan, pag nagtatalong tayo, kamusta ka na? Iba po ang sagot. Marahil, meron po tayong itinatagong mga pangyayari sa buhay po natin, o marahil, hindi ho tayo nagpapakatotoo. Masinsinan lang po. Kung ako po, kung kayo po, ikakamustahin po namin. Kamusta ka na, kapatid? Nung wala po hong COVID-19, ang madalas po na sagot sa tanong po na yan ay, Pastor, busy-busy po. Dami pong gawain, dami pong ginagawa, busy-busy. Hindi naman po kasama na busy po tayo. Ngayon, iba na po ang sagot. Kung hindi man busy po ngayon, ang sagot na po, Pastor, napapagod din. Papagod din po. Marami pong tao ngayon ang hindi lang po takot, kundi napapagod din. Well, in fact, yan po ang ating title ngayong umagang ito, napapagod din. Ang alam po ng maraming tao, pagka pastor ka, hindi ka pwedeng mapagod. Hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. Hindi ka pwedeng manlugmok. Hindi ka pwedeng madiscourage. Pero kami po ay noong mga normal din pong tao, nakatulad po ninyo, nakakaranas din po ng pagod, nakakaranas din po ng pagkabalisa. Well, sa panahong ito, halos pare-paras din naman po ang ating pinagdadaanan. Yung iba nga lang po ay mas malakas. Kumbaga, yung kanilang tolerance sa pain, yung tolerance po nila sa mga pagsubok, mas matindi. Yung iba naman po ay konting pitik lang po, umiyak na. O, konting ano lang po, nagdaramdam na. Hindi ko po sinasabing mali po yun o masama po yun. Dahil ngayong umaga, tayo po ay lahat po tayo. At some point, dumadanas po tayo ng pagsubok na ito. Well, alam na alam nyo na po kung ano po yung tinutukoy ko. At simula po nung taong ng 2020, marami na po tayong nababalitaan na hindi maganda. At kung susumayin po natin, tayo po ay magtatapos na po ng buwan po ng Agosto, papasok na po tayo sa buwan ng Setyembre. At alam niyo naman po sa Pilipinas, pag September na po, Pasko na po yan. Lahat po ay aligagana, lahat po ay busy-busy na po sa mga kanilang gawain, nagpre-prepare na po para po sa December. Excited na magkita-kita ang mga pamilya, magkakasalo-salo, kaliwat-kanan na po ang Christmas party, andyan na po ang mga pagbibigay po ng bonus sa mga ganyan. Excited na po ang mga tao. Pero ang taon po na ito ay kakaiba.
Pag tinanong mo ang tao ngayon, Pastor, papagod na po. At simula po nung nagka-COVID, ang dami ko noon na balitaan, malapit po sa akin, iba naman po ay hindi, na may pumanaw po ng mga mahal sa buhay. At alam ko pong hindi po magiging madali. Niminsan, hindi po naging madali ang mawalan po tayo ng mahal sa buhay. At nakakapagod din. No? Itong linggong ito, nais ko lang po ibahagi sa inyo. At aminin din po sa inyo na ang iyong lingkod ay nakakaranas din po ng kalungkutan, nakakaranas din po ng pagkapagod. Pero hindi ibig sabihin, ako po ay mag-give up na. Ako po ay mag-quit na. No. I just want to be true to you. Because that is what I think. Ang isang kahalagahan po ng salita ng Diyos ay totoo. Kung ako po ay hindi magpapakatotoo sa inyo, hindi po maging makatotohanan ang ibabahagi ko po sa inyo. Again, ang title po natin ay napapagod din. Ang bawat isa po sa atin, napapagod din. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano ipipreach ko po sa kanila? Well, ang sabi niya sa akin, encourage mo sila. And I came to this verse. Basahin po natin. In John, o Juan 4, John chapter 4, verse 1 to 6, New King James Version. Sa iba po, alam mo na po ang kwento na ito. Ito pa yung kwento po ng Samaritan woman dun po sa well, sa isang balon. Na alam po natin, this is Jacob's well. Amen? Basahin po natin. John chapter 4, verse 1 to 6, New King James Version. Sabi doon, therefore, when the Lord knew the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria, or Samaria. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being weary from his journey, sat thus by the well, was about 6 hours. Gusto ko po nang diinan ng pansin po doon na yung pong being weary from his journey. Makakatulong po ba sa atin kung malalaman mo na si Jesus mismo ay napagod din? Pagod ka, napagod din si Jesus. Amen? Napakasarap malaman na minsan it's contradicting, no? Yung ating pinipreach na si Jesus ay malakas, si Jesus po ay ang ating Diyos na buhay, siya ang creator, nilikha, siya ang divine, he is the light, he is the truth, he is the way, he is everything that we need, he is perfect. No? And then we come across this verse, being weary from his journey. Sasalin po sa Tagalog, si Jesus po ay napagod. Sabi po doon, dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon halos katanghalian na noon. Magbibigay po ba sa atin ang kalakasan kung malalaman po natin na ang ating Jesus pala ay napapagod din? Tama po ba na ating pong ipagdiinan na siya ay napagod din? Di ba ito ay taliwas sa ating kaalaman na si ang Diyos ay hindi napapagod? Well, pag-usapan po natin, ano pong klaseng pagod? No? May mga pagod po tayong pinag-uusapan na alam mo yun, ihihiga mo lang, itutulog mo lang, pagising mo sa umaga, malakas ka na ulit. Pero yung pagod po na pinag-uusapan po natin, na naranasan po natin ngayon, na naranasan mo ngayon, ay ito po yung pagod sa kaibuturan. Pagod na sa pagsubok, pagod na sa mga bagay-bagay. At para bang gusto mo nang bumigay, gusto mo nang wala ka nang mahugot, wala ka nang kapag-apag-asa. Kulang na lang, ibigay mo na sa Lord ang iyong buhay. Nakakalungkot, may mga tao po ngayon, nag-iisip, magpakamatay, magpatiwakal, dahil wala na. Nawawala na sila ng pag-asa.
pagod na pagod na po. Nakakalungkot. Minsan, gustong pumatok yung kalungkutan po na ito sa puso ko. Well, in fact, naranasan ko po. But then again, gusto kong maniwala na being weary is not being weak. You just have to be true to yourself. Kailangan mo lang maging totoo sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Dahil kung magbubulag-bulagin po tayo, kung maglalakas-lakasan po tayo, hindi natin aaminin na kailangan natin ng tulong. Within this week, may mga panahon po na umiiyak po ang puso ko. May mga bagay po akong ipinapanalangin, iniiyak sa Lord. May mga panahon po na nakakaranas po ako ng kabigatan, ng panghihina. Minsan naalala ko po isang gabi. Feeling ko po, gising po ako hanggang umaga. At alam mo yun, yung umiiyak ka sa Lord, naririnig mo yung luha, no? Na pumapatak sa unan mo. Ito yung mga panahon na yon na sasabihin ko, Lord, nakakapagod din. Nakakapagod. Well, this morning, hindi ko naman gustong maipasa sa inyo yung pagod na ito. But gusto kong maunawaan nyo. Yes, we need to be enthusiastic. But sometimes, sabihin nyo nga po sometimes, sometimes we feel these things. Because even Jesus Christ, no? Napagod din siya. But it should not stop there. Hindi naman talaga yun ang pinagdidiinan ng kwento na ito na ang si Jesus ay napagod. We know that in this story, meron siyang misyon. Amen? Ayaw ko na pong ikwento yung ibang mga pangyayari po dito. Gusto ko lang pong banggitin sa inyo na minsan sa buhay ng Panginoong Jesus, napagod po siya. This is only one thing na sinasabi ko. Yes, God, I mean Jesus, is 100% God, but He is also 100% man. Nakaranas din po siya ng pagkapagod. Nakaranas din po siya ng mga bagay-bagay na malamang nararanasan mo ngayon. Pero hindi ibig sabihin, hindi niya kayang tugunan o hindi niya kayang o hindi niya naiintindihan ang iyong pinagdadaanan. One of the good reasons why also in the Bible, no, mababasa po natin, no, the shortest verse in the Bible, John 11:35, sa New King James Version, sabi po doon, Jesus wept. We know the story, namatay ang kanyang kaibigan na si Lazarus. And after a couple of days, doon pa lang siya nakauwi. In fact, he waited for another 2 days. Nung natagpuan niya na ang kanyang kaibigan ay may sakit. At ang sinasabi po ng kanyang mga kapatid, kapatid po ni Lazarus, nung siya po ay dumating, no, sa bayan po, sa bayan po ni Lazarus, sabi po ng kanyang kapatid, kung napaaga lang po kayo, hindi po sana namatay si Lazarus. And then, dun po sa teksto po na yun, John 11:35, Jesus wept. Hallelujah. Ang ating Diyos ay umiyak. Napaiyak siya. There's only one thing I would like to share to you this morning. Ikaw man ngayon ay nakakaranas ng kalungkutan o ng pagkabagot. Ikaw man ngayon ay nakakaranas ng pagkabalisa o pagkapagod. Naiintindihan, nauunawaan ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam na alam niya. He is aware of what's happening. And let me tell you this, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hallelujah. There are 3 things na gusto kong gawin po natin. Kung tayo po ay nakakaranas ng pagkapagod,
Gusto ko pong ibahagi sa inyo tatlong bagay po na ito. Again, maiksi lang po ang mensahe na ito. I just want to cheer you up. The Word of God, I just want to, with the Word of God, I just want to encourage you that there is strength, there is hope, that He cares for you. Lalo-lalo na po yung mga kapatiran po natin na nagtatrabaho sa labas, yung ating mga frontliners. We can never imagine kung gaano kahirap po magtrabaho po ngayon as frontliners. And there are days, perhaps, and I'm sure, there are nights na umiiyak na rin pong mga puso nila, napapagod na po sila. Hindi naman siguro sa nagre-reklamo sila, pero nakakaranas din po ng pagod. May mga kilala po ang mga nanay ngayon na grabing mga pagod na po ang kanilang dinaranas. Pero ang mabuting balita, hindi po sila bumibigay. Dahil ang kanilang kalakasan ay nasa Panginoon. Three things I've learned this week. Three things I want to share to you. Unang-una, pagkatiwala mo sa Diyos. Ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung pagkapagod mo ngayon, kapatid, pagkatiwala mo sa Diyos. Sabi po sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, Tagalog version po, sabi po doon, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang iyong mga alalahanin sa buhay. Pagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang Diyos po, kahit minsan, hindi po siya nagpabaya po sa kanyang mga anak. Ang Diyos po, ni minsan, ay hindi kanya iniwan. Hindi kanya pinabayaan. He cares for you. Yung mga iyak mo sa gabi, wala na nakakalam. Wala na nakakita. God knows. Yung mga pagtulo ng luha mo sa gabi, yung mga takot mo sa dilim, ibang panahon na halos ikaw ay nagdududa na, God sees and He feels those pain. He is not only a God who is able, but He is also a God that we can relate to. He is a God who is relatable. Naranasan niya rin yung nararanasan mo ngayon. Umiyak din siya. Pahagod din siya. But he did not give up. Hindi po natapos doon. Kaya nga sabi ni Jesus, nung natanggap niya yung balita tungkol sa kanyang kaibigan na si Lazarus, sabi niya, hindi matatapos ang sitwasyon ni Lazarus sa pagkamatay. Ibig sabihin, kahit na ang sitwasyon mo ngayon, halos mamatay-matay na. Pangat pakinggan, ano? Halos ang sitwasyon mo ngayon ay wala ng kapag-apag-asa. Let me encourage you this morning. Hindi kailangan matapos doon. Because I do believe Jesus Christ is always the final say. Amen? Well, in fact, kaya ako naikwento yung kwento po nung Samaritan woman doon po sa balon. Dahil po, hindi lang po dahil gusto kong ipakita sa inyo na napagod si Jesus. Physically, marahil, totoo nga naman po, napagod nga po talaga siya. Dahil po ng panahon na yun, wala pong mga means of transportation na mabilis. At bawat bayan na kanilang pupuntahan, maglalakad po kayo. No? Subukan niyo pong maglakad simula rito hanggang Ilocos Norte. Iba na, kapagod. But I want to say that Jesus was never tired of you. Hindi siya napapagod sa iyo. Marahil napagod siya sa kanyang journey. You know what? Ikaw ang rason kung bakit lahat yun ay tiniis niya. Ikaw at ako upang tayo po ay maligtas. Sabi po doon, pagkatiwala. Sino sa inyo dito ngayong umaga na sa pagkatiwala ang kanyang nararamdaman
ang kanyang alalahanin sa buhay. Napakabigat ba yan para hindi kayang sagutin ng Diyos? Napakasaklap ba niya para hindi maunawa ng Panginoon? Hindi po madali. Yung aking kaibigan na nawalan ng kanyang mahal sa buhay, ang kanyang asawa mismo ay pumanaw 2 weeks ago. Hindi po madali. Hindi po madali na yung aking kaibigan pumanaw yung kanyang anak, kanyang bunsong anak, many years ago. Hindi po madali. Pero hindi po ibig sabihin, hindi po kayang abutin ng Diyos ang puso mo at katagpuin yung pangangailangan mo ngayon. Napapagod din. Ang iyong lingkod ay napapagod din. Pero hindi po sapat po yan. At alam ko, hindi po dyan natatapos sa aking pagkapagod. Pangalawa po, lumapit sa Diyos. Pagkatiwala, lumapit ka sa Diyos. Sabi po doon, Mateo 11:28, Tagalog version, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat, kahit sino, lumapit sa Diyos. Sa tingin ko, itong kailangan mo ngayong umaga. Kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ikaw ba ay nanghihina na sa inyong pananampalataya? Ikaw ba ay walang malapitan? Wala man lang makwentuhan? Wala ka man lang maiyakan? Wala ka bang masandalan ngayon? Kapatid, let me tell you, sabi pa ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. That's you and me. Kayong lahat na nahihirapan. That's why itong message na ito ay para po sa mga nanghihina. Well, kung sa tingin mo malakas ka, then I guess you don't need this message. Well, kung sa tingin mo ikaw ay hindi mo naman kailangan ng tulong ng iba, then I guess this is not for you. But I'm talking to those who are weary. I'm talking to those who are weak. I'm talking to those who are tired. Sabi po ng ibang, I'm sick and tired. No? Parang yung sinabi, Lord, I want to give up. But this message is for you. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Hallelujah. Kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Intindihin po natin yung sinabi ng Diyos. Na tuwing lalapit tayo sa Kanya, tayo ng mga lubhang nahihirapan o nabibigatan ng pasanin, bibigyan niya na ito ng kapahingahan. Yung ibang turo po, sabi nila, tatanggalin nila yung bigat sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos, buhatin yan. Pinakamaganda siguro ang pagkakasabi po doon ay bibigyan ka niya ng kapahingahan. Ibig sabihin, kahit pa dumadanas ka ngayon, hindi po dyan natatapos. Pwede ka rin namang magpahinga. Pero hindi po natatapos sa pagpapahinga. Magpapatuloy po yung ating paglakad sa Diyos. Amen? Magpapatuloy po ang mga pagsubok po na ito. Hanggat hindi pa dumadating si Jesus. Pero itong magandang balita, kasama natin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Ikaw na nahihirapan. Pastor, napapagod din. Hallelujah. Pangatlong bagay, well, isang verse pa na sabi po doon, Isaiah 40, verse 28-29. Hindi ba ninyo nalalaman, hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod. Para bang contradict doon sa una kong sinabi. Well, totoo naman na ang Diyos hindi napapagod po sa atin. Sa isipan niya, walang makakaunawa. Ang mahina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Hallelujah. Kung magpapatuloy po kayo sa verse po na ito, yung pangatlong bagay na gusto kong i-share po sa inyo, kung ikaw ay nabibagitan, pangatlo po, mag-antay sa Diyos. Sa ibang salin, sa English, sabi doon, those who wait, Isaiah 40, verse 31, King James Version, sabi doon, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not
faith. Hallelujah. Hallelujah. Simple lang po ang mensahe po na ito. Yes, aminin po natin. Maging tayong mga pastor na nakakaranas ng pagkapagod. But the good news here is that God is our strength. He is the source of our strength. Sabi nga doon, God is the God that replenish. He will replenish yung ating kalakasan and He will renew, He will make it new. He will strengthen us. He is our refuge and our strength, sabi sa Bible. But this morning, nakakagaan po ng loob ng Diyos, ang Diyos mo, ang Diyos ko, ang ating Panginoong Jesus. Lahat ng dinadanas mo ngayon, naniniwala ako, dinanas niya. And we can relate to Him. And He can relate to us. Alam ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag kang bibitaw. Huwag kang mababalisa. Huwag kang mapapagod. No? Salitang huwag mapapagod, binahagi yan ni Apostle po dalawang beses, I think, sa Galatians. Binahagi niya na one in Galatians and I think one in Ephesians. Huwag tayong mapapagod. Huwag tayong mapapagod sa kakagawa ng mabuti. Do not grow weary. Magpatuloy po tayo sa gawain. Magpatuloy po tayo sa ating paglakad sa Diyos. Mabigat man yung pagdadaanan po natin. Pero alam po natin that there is reward after. We know that the Lord will always strengthen us. Sabi doon, those who put their trust, those who wait upon the Lord shall renew their strength. God is going to renew your strength. You just have to admit it this morning. Who among you here? Sino po sa inyo dito? Ang sagot sa tanong, kamusta ka na ay napapagod din. Kung ikaw yung kapatid, I would like to invite you. Saan ka man nakaupo ngayon, gusto ko, tumayo ka kapatid. Because I would like to pray for you. Before anyone else, sa lahat po sa inyo na nakakaranas po ng pagkapagod, hindi lang po sa labas, kundi pagkapagod po sa kinaibuturan, sa ating kailalim-ilaliman, no? Sa ating mga puso. God wants to encourage you this morning. God wants to replenish your strength this morning. Kung ikaw yung kapatid, gusto ko tumayo ka because I would like to pray for you. Hallelujah. Aming Ama, kami po ay lumalapit po sa inyo at itinatas ko po ang kapatid na sa ngayon dumadanas ng pagkapagod sa kanyang kaibuturan. Lord, madaling mapawi ang pagod sa physical, pero yung pagod po sa spiritual, kayo lamang po ang pwedeng magpalakas nun. Kaya dalain ko, Panginoon, sa mga oras na ito, yakapin mo ang kapatid. Ang kapatid na nawala ng mahal sa buhay. Ang kapatid na dumadanas ngayon ng sakit. Ang kapatid na nag-uumapaw ang mga pagsubok sa buhay niya. Ang kapatid na maraming iniisip at nababalisa. Panginoon, sa oras na ito, katagpuin mo ang kapatid na ito na nananampalataya sa inyo, lumalapit sa inyo, nagtitiwala sa inyo, at nag-aantay sa grasya mo. Panginoon, dalangin ko ang iyong kalakasan ay mapa sa kanya. Katagpuin mo, Panginoon, ang nanay na ito. Katagpuin mo ang ama ng tahanan. Katagpuin mo ang kapatira, ang kabataan ito. Because I realize kahit bata, Panginoon, napapagod din. Lord, ngayong umagang ito, tinatanggap po namin ang kalakasang yan na nanggagaling sa inyo. Yakapin mo ang pamilya,
na nagtitiwala po sa inyo. Yakapin mo ang kapatiran na lumalapit po sa inyo. Yakapin mo ang kapatid ni ito, Panginoon, na naghahantay sa pagpapala mo. Salamat po, ikaw, O Diyos, tunay na aming kalakasan. Ito po ang aking dalangin, matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para sa kapatid naman po, kung this is your first time, I want to tell you right now, you need Jesus Christ. Kailangan mo ang Panginoong Jesus upang siya'y maging Diyos at tagapagligtas mo. But you need to surrender to Him. Kung nabibigitan ka ngayon, sabi niya, come, lahat kayo, kasama ka kapatid, lumapit ka lamang sa Panginoon ngayong umaga at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Marami ka mang pagkukulang sa Diyos. Ito ang araw na itinakda niya para sa iyo, para maligtas ka. Hindi aksidente. Ito po ay purpose ng Diyos. Katulad ng kwento ko kanina, si Jesus ay umupo doon sa balon na kung saan may babaeng may pinagdadaanan at siyang nagdulot, ang Panginoong Jesus ang nagdulot ng kaligtasan dahil hiniling niya na siya bigyan ng tubig na makakatanggal ng kanyang uhaw habang buhay. Kapatid, nais ko bang uminom din sa balon na ito? Natanging Panginoong Jesus lamang ang makapagbibigay, kapapawi ng iyong uhaw. At pag uminom ka sa balong ito na galing sa Panginoong Jesus, hindi ka na muling mauuhaw. Dalangin ko na ikaw yan, kapatid. Tumayo ka. Let me pray for you. Let us pray together. Receive Jesus Christ this morning. Surrender your life to the Lord. If that's you, my friend, I want you to stand up. And let us pray together. I want you to pray after me. Kasi ang sabi po doon, Romans 10:9, sabi po, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Today is the day of your salvation. Let us pray. Heavenly Father, sige po, repeat after me. Heavenly Father, today, I surrender my life. And today, I receive your gift of life through the forgiveness of my sins, only and only through your Son, Jesus Christ. Come into my heart. Be my Lord and be my Savior. Save me, Lord. I release everything to you. I give it all to you. I surrender it all to you, O Lord God. Let your will be done in my life. Simula sa araw na ito, kayong aking maging Diyos at tagapagligtas. Salamat sa kapahingahan. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kaligtasan na nagmumula lamang sa inyo, Panginoong Jesus, aking Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. If you receive Jesus Christ this morning, let me pray for you. If that's you, my friend, I want to pray for you right now. Right now. Lord, I thank you, Lord, for this wonderful gift you have given to my friend. Lord, I thank you, Lord, that today he belongs to your kingdom. I thank you, Lord, for eternal life. I thank you, Lord, for new chances, new day. Today is a wonderful day. Greatest miracle na binigay mo sa aking kapatid ngayong umagang to. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mo. Pakilala niyo po ang iyong sarili po sa kanya. Nawa, araw-araw, magkaroon siya ng relasyon po sa inyo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Well, if that's you, my friend, pwede mo po bang mag-comment ka sa ating link below, write your name, and if you receive Jesus Christ today, no? Ngayong araw po na ito, if you receive Jesus Christ today, no? Ipaalam mo sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, that you receive Jesus Christ today. And let us know also, as Words of Life Church, no? Matutuwa po ako, isulat mo po doon yung pangalan mo, saan ka nakatira ngayon? Maybe a telephone number, so we can call you and congratulate you sa buhay na ito na binigay sa iyo ng Diyos, sa regalong ito na binigay sa iyo ng Diyos. Okay po ba yun?
Congratulations, my friend. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, napapagod din. Pero hindi ibig sabihin, pagod ka habang buhay. Amen? Kaya kang palakasin ng Panginoong Jesus. Kaya niyang palitan lahat ng iyong pagdurusa, ng kagalakan, ng pag-asa. Kaya niyang pagalingin ang iyong sakit. Kaya niyang ikaw ay ilagay sa mas magandang pagkakataon. Makita, maranasan mo ang kanyang pagpapala. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kung ikaw ay na-bless ngayong umaga, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng iyong alay at ng iyong ikapo. Kung hindi ka man taga Words of Life, kung hindi ka man membro sa church po nito, you don't have to give your tithes here, your offerings. Pero kung na-bless po kayo sa gawain po na ito, ipag-pray niyo po sa Panginoon kung gusto niyo pong magbigay ng iyong ikapo o yun ang iyong alay. Pero para po sa mga magbibigay at ng kanilang alay, ikapo ngayong umagang ito, pagpalain ka ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tumayo po tayong lahat. Let me close in prayer. Bago po yan, huwag niyo pong kaliligtaan ang ating 9:30 service. Maya-maya lamang po, no? Samahan natin ang ating senior pastor sa susunod po na ating gawain. Makinig sa kanyang salita. Hallelujah! Don't forget our prayer and fasting. 21 days po. August 29, no? Dalawang araw na po ang nakakalipas. Sino po sa inyo ang nagsimula noong 29, no? Matatapos po yan sa September 18, no? So far, so good po ba? No? Mag-ingat din po kayo. At sa mga umiinom po ng gamot, ay you don't have to join the fasting. Pero pwede naman po kayong, sa mga may medication po, pero pwede naman pong sumama sa pananalangin. Pero buong Words of Life, we would like to encourage you, join us, continue your prayer and fasting, no? Hanggang September 18 po. Hallelujah. Sige po, tayo po ito ngayong lahat. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Lord God, naging masalimot man ang linggong ito, naging mahirap man o naging mabigat man, Panginoon, ang aming mga pakiramdam. Pero Lord God, hindi po doon natapos. Hindi po natapos sa pagkabilanggo. Hindi po natapos, Panginoon, sa pagkalugmok. Hindi po natapos sa kalungkutan. Kundi natapos po ito sa kagalakan na kami po ngayon ay nasa inyong presensya, kagalakan at kaalaman na ang aming confidence po ay nasa inyo, na ikaw, O Diyos, hindi minsan nagpabaya, Panginoon. Salamat sa kalakasan na ibinigay niyo po sa amin ngayong umagang ito. Nawa, magpatuloy po kaming gumawa ng mabuti, huwag kaming mapagod sa paggawa ng mabuti. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo ang bawat kapatiran, pagpalain niyo ang bawat isa na nakakanood, nakakarinig ng iyong salita ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sumigaw na malakas na amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mama, dito. Halinawa po ay na-bless po kayo sa salita ng ating Panginoon sa araw na ito. Salamat sa muling pagsama sa amin sa aming online service every Sunday. At huwag po muna kayong umalis. May mga announcement po kaming gagawin. And muli kami nagpapasalamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! If you said it, you believe it. If you said it, yeah. If you said it, we believe it. If you said I'm healed, if you said it, I believe. You said it. You said it. If you say I'm free in my mind, if you said it, yeah, believe it. Yeah, if you said it. If you said it, yeah, believe it. Yeah, if you said it. I am who you say I am. Say, I am who you say I am. Say, I am who you say I am. 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 I am
What you say is true.